at siya'y namayan. Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay huling araw ng Setyembre at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang paggunita kay San Jeronimo, isang pari at pantas ng Inang Simbahan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulo kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita kong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem. Sagot niya, walang ano-ano, lumakad ang anghel, nakausap at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat, ng Jerusalem ay titira ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod ng apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya ay lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninira na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang samasamang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinilaya sa kapangyarihan ng kaaway, nalubhang makapangyarihan at malakas. Akyat silang nakisigawan sa tuwa patungo sa bundok na Sion. Tikib ng kaligayahan dahil sa pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw, katuwaan at mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ang kagalakan ng kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay na lupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung anong ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ngunit nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ano pong gusto ninyong itanong sa Diyos? Ang mabuting balita ngayon ay napakaiksi. Dadalawang pangungusap na mahahaba. Subalit,
Sa kaiksian nito ay may malalim na ibig ipakahulugan sa bawat isa sa atin. At kung ating palalalimin ang pagninilay, ito ay kabit na kabit sa ating mga pinagdadaanan. Marami sa atin may mga problema, may mga suliranin, may mga sakit, may mga pinagdadaanan, at gusto nating tanungin ang Diyos. May pagkakataong dumadating na bakit ako, Panginoon? Bakit naman po kami pa? Bakit po ang asawa ko pa? Bakit po ang anak ko pa? Bakit naman po ang mga magulang ko pa? Bakit ako, Panginoon? Ayoko naman ho'y laging nasimba. Ako naman po'y laging nagdadasal. Kalaki nga po ng limos ko sa Padre Pio. Bakit ako pa, Panginoon? Ay paano ko kung sabi sa inyo ng Panginoon ay, bakit hindi ikaw? Mga minamahal, hindi natin lubusang nakikilala ang ating mga pinagdadaanan dahil hindi rin ganoon kalubos ang ating pag-unawa sa Diyos na ating sinusundan. Ang Diyos, si Jesus, na pilit nating gustong sundan, ay namuhay sa paghihirap at pagtitiis. Kaya nga ang sabi niya, tanda niyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao. Kaya gusto mong malaman kung ikaw ay tunay na sumusunod kay Jesus, alam niyo po ang isang palatandaan, kapag may mga problema sa buhay, kapag may pinagdadaanan sa buhay, kapag kaminsan ay may mga suliranin, dahil iyan ang mga bagong mukha ng krus sa ating panahon. Ang krus na ni Yakap, pinasan at kinamatayan ni Jesus. Kaya nga po lagi kong paalaala sa inyo, meron kayong pinagdadaanan, congratulations! Ipagpasalamat ninyo. Dahil ang mga iyan, ang mga mas magkakabit sa atin sa Panginoon. May problema ka, nahihirapan ka sa pag-aalaga sa iyong may sakit, na-challenge ka sa iyong katatayuan ngayon sa buhay, namumroblema ka, dahil wala ka pang pambayad sa tubig at ilaw ay katapusan na, at 30 na ho ngayon, ay yung iyong sinweldo, ubos na uli. Ano man iyan, ano mang mga pinagdadaan at krus sa buhay, ang lahat ng iyan ang magkakabit sa iyo kay Kristo. Sapagkat yun ang natatanging paraan upang makasunod sa Kanya. Yakapin at pasanin din ang ating mga krus. Kaya huwag kang mahiyang magtanong kay Jesus, bakit ako, Panginoon? Pero inyo pong palalimin ang tanong kay Jesus. Ang mas magandang tanong, paano po, Panginoon, bubuhatin at papasanin ang aking krus? Paano mo, Panginoon, nabuhat ang iyong krus? Huwag niyo pong tanungin kung bakit kayo. Ay sino kung hindi kayo? Gusto niyo ang inyong kapitbahay. Bakit hindi ikaw? Ay ikaw ang gustong palalimin ni Jesus ng pagkakakabit sa Kanya. Kaya nga po, anuman ang inyong daladala ngayon, ganuman iyang kabigat, ganuman iyang kahirap, gaanuman kalaki, kung iyan may pagpapasalamat o kahilingan, anuman iyan, huwag kang mahiyang magtanong kay Jesus kung paano niyang pinasan at niyakap ang kanyang krus. Sapagkat yun din ang magiging paraan natin para pasanin at yakapin ang ating krus. At sigurado po akong iisa ang sagot ni Jesus. Alam niyo po kung paano niyayakap at pinapasan ang krus? Sa pamamagitan ng pagmamahal.
yung tunay na pagmamahal, yung pagmamahal na handang magsakripisyo, yung pagmamahal na handang magbigay, yung pagmamahal na handang maghirap. Baka po kasi nalilito tayo. Alam ba ninyo kung anong tawag sa inyong patuloy na pagtatrabaho sa kabila ng inyong mga pasaway na anak? Ang tawag ho doon, pagmamahal. Napapagod ka sa pag-aalaga sa iyong mga may sakit? Yung minsan napapaiyak ka sa gabi? Parang ikaw na lamang lahat? Biga parang sa akin na lang lahat nakaatang? Ay bakit bukas ikay magtatrabaho uli? Bakit bukas pag-aalagaan mo uli? Bakit bukas patuloy mo uling gagawin ang iyong ginagawa? Alam niyo anong tawag doon? Pagmamahal. At yun ang tanging paraan upang gumaan ang pagyakap at pagbuhat sa mga krus na ating pinagdadaanan. Kaya mga minamahal, sa banal na misang ito, habang inaalala natin si San Jeronimo po ang nagsalin ng mabuting balita sa Latin mula sa Griego at Hebreo, isinalin niya ito sa Latin upang magamit ng sangkatauhan ngayon ang lahat ng mga Biblia ngayong English, Tagalog, o kung ano pamang wika ay galing lahat sa Latin na isinagawa ni San Jeronimo. Pero hindi naging madali sa kanya. Siya'y nagkaroon din ng mga paghihirap. At tulad niya, itong hilingin natin sa Panginoon, kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa kanya, Panginoon, bahaginan mo po ako ng malaking pagmamahal upang ang aking mga tinitiis, upang ang aking mga pinapasan, upang ang aking mga pinagdadaanan tulad ng iyong krus ay mayakap ko at unti-unti kong mapasan yung pagyakap at pagpasan sa krus sa ngalan ng pagmamahal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain nang ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan, sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan, ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupunong langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayin din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos lamang
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Oon, ikay puno na kabutihan, pastol ka, nagmamahal sa kawa. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag, at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsuupo para sa mga patalastas.
Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arc entrance, yung malaking arko dito sa likod, tayo ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ito po'y tulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, ating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, mangyaring pakitapon sa mga basurahan ng inyong mga basura at huwag kayong mag-iiwan ng kalat dito sa loob ng simbahan. Atin din pong ipinapaalaala na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y sa pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 9 ng umaga, ito po ay healing mass at healing liturgy na may pagbabasbas ng banal na tubig. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging magmahal sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Humayo na di bayan, kanyang pagkalingat abag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may Chapel of Reconciliation.